hindi pa katagalan nang mamatay ang kaisa-isang anak ni Mrs. Hurst. Namatay siya na isang bayani, pero hindi ito naging madali sa puso ng isang ina. Ngayon, habang naglalakad siya papalapit sa puntod ng kanyang anak, ay binabalikan niya ang kanyang sarili kung bakit siya pumayag na sa syudad na iyon mailibing ang kanyang anak na si Gregor. Mas maganda naman siguro para sa kanya kung maililibing ito sa lugar kung saan siya lumaki, katabi ng kanyang ama, kung saan din siya maililibing pagdating ng araw. Ang kalungkutan na nararamdaman ni Mrs. Hurst ay talaga namang dumurog sa kanyang puso at hindi nawala ito. Hanggang sa loob ng 40 araw. 40 araw makalipas ang kamatayan ni Gregor, kung saan pumabor siya na mailibing si Gregor sa isang city cemetery. Naririto ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Heather, at hindi naman sila nabiyayaan ng anak. Si Heather ay isang matalinong babae mula sa isang mayamang pamilya. Naniwala si Mrs. Hurst noon na ang kanyang anak at babaeng napangasawa nito ay pinagtagpo ng tadhana. Sa libing na lamang niya na pagtanto na nagkamali siya ng inakala, si Heather habang nasa libing ng kanyang asawa ay hindi umiyak o ninapaluhaman lamang. Sa puntong kung hindi lamang dahil sa kanyang ayos at datingan ay walang maniniwala na siya ang asawa ng ililibing. Medyo napapahigap pa si Heather ng mga sandaling yon na parang kinababagutan niya lang ang buong seremonya. Ni hindi man lang din ito nagpaalam ng maayos sa kanyang asawa o manatili man lang sa memorial hanggang sa matapos, lalo na ang kanyang mga magulang. Si Gregor ay namatay dahil sa isang sunog sa warehouse kung saan nakaimbak ang mga gamit ng gusali. Si Gregor ang unang nagpakabayani noon para mailigtas ang buhay ng ilan niyang katrabaho na nakulong sa kanya-kanya nilang kwarto. Ganap niya namang nailigtas ang lahat, 3 laborers at kanyang sarili, matapos huminga ng maitim na usok at bumigay na lamang sa ospital. Nawalan man siya ng malay, ay maraming nakakaalam na isa siyang bayani. Simulat sa pulpaman ng kanyang pagkabata, si Mrs. Hurst ay mabagal nang naglakad sa daan. Inalala ang pag-aalay ng buhay ng kanyang anak para sa iba. Mula pa noon, kahit sa mga hayop, mapapusa, aso o kahit nakalapati man. Nakasanayan na rin noon ni Gregor na tumulong sa mga nakatatanda niyang kapitbahay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa ilang gawain, gaya ng pagdidilig sa hardin, pamamalengke at mga gawaing bahay. Sadyang mabuti ang kanyang puso. Si Mrs. Hurst naman noon at ang kanyang asawa ay nanatili lamang na nakasuporta sa magandang ginagawa ng kanilang anak. Palagi nilang sinasabi na ang paggawa ng mabuti ay tama at babalik ito sa iyo bilang isang biyaya. Inisip nila Mrs. Hurst noon na si Gregor ay magiging isang doktor o veterinarian, pero sa isang construction college ito na papasok. Isa din naman itong magandang profesyon, kaya't hindi nakindontra pa si Gregor ng kanyang magulang basta naging masaya na lang sila para sa kanilang anak. Late na nang may panganak ni Mrs. Hurst si Gregor. Halos 40 taong gulang na siya noon nang siya ay magbuntis na itinuring pa nila bilang isang himala. Nang si Gregor ay naging second year college, ang kanyang ama ay bigla na lamang namatay. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Sa mga sandaling yon ay inisip ni Mrs. Hurst na baka ikamatay na rin niya ang nadarama niyang kalungkutan. Pero nang maisip niya ang kanyang anak, ay napili niyang magpatuloy na lamang. Sa kanyang third year naman, ay sinimula na agad ni Gregor ang makapagtrabaho para maging madali ito sa kanyang ina. Sermo naman ang kanyang inabot dahil ang nais ni Mrs. Hurst ay ang mag-aral muna siya bago magtrabaho. Ang iniisip lamang naman ni Gregor ay ang paghihirap ng kanyang ina sa gastusin. Si Mrs. Hurst kasi ay isang guru lamang sa kanilang bayan kung saan maliit lamang ang kanyang kinikita. Ginagawa niya ang lahat para sa kanyang anak. Sinunod naman ito ni Gregor, pero hindi niya naman gusto na sumandal na lamang sa ina at walang gagawin. Kaya sa kanyang mga taon sa kolehiyo ay nagsimula na siyang maging malawak sa pagnenegosyo. Matapos ang graduation ay sinubukan niya ang kauna-unahan niyang construction company na mabilis ding nakilala at lumaki. Siyempre, hindi naman siya isang milyonaryo, pero nagawa niyang makabili ng sariling bahay, kotse
at may paayos ang bahay ng kanyang ina, retired na rin siya ng mga panahong iyon. Hanggang si Gregor ay ganap nang naikasal. Noong una ay hindi nagustuhan ni Mrs. Hurst ang kanyang mamanugangin. Isa itong spoiled city girl na anak ng isang magbabangko. Ganun pa man ay mahal na mahal ito ni Gregor at mukhang nagiging maayos naman ang lahat sa kanila. Natural din na si Heather ay hindi masyadong nakikipagkomunikasyon sa kanyang biyanan ni hindi ito napapabisita sa bayan para sila ay makita. Ang magulang naman ni Heather ay nakasuporta lamang sa nais ng kanilang anak. Nakitaan din naman nila si Gregor ng talento sa pagnenegosyo. Nakita din nila ang pagmamahal nito at katapatan sa kanilang anak na handang ibigay dito ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Nahagawian na ni Heather ang mamili ng mga alahas at nag-travel sa mga resorts. Gayunpaman, ang lahat ng hilingi ni Heather ay ibinibigay ni Gregor ng walang pag-aalinlangan. Kung titingnan, ay para talagang perpekto ang kanilang relasyon. Kaya nang isang trahedya ang sumapit kay Gregor, ay hindi inaasahan ni Mrs. Hurst na makakalimutan nito agad ni Heather at ng kanyang pamilya nang mabilis. Marahang nilapitan ni Mrs. Hurst ang puntod ng kanyang anak at nag-iiyak ng sobra. Pakiramdam niya na parang nauubos na rin ang kanyang luha dahil sa 40 araw niya itong patuloy na pag-iyak. Pero nang marating na niya ang puntod ni Gregor, ay muling nasariwa ang sakit ng kanyang paumulila. Agad inalis ni Mrs. Hurst ang mga lantang bulaklak sa puntod ng kanyang anak at pinunasan ng larawan nito sa cross, sabay lagay dito ng panibagong rosas na kanyang dinadala. Napatumba si Mrs. Hurst noon sa labis na kalungkutan, para bang wala nang pwersa pang pwedeng sa kanyang makapagpatayo ng mga sandaling iyon at walang sino man ang makakatulong sa kanya. Tinitigan ni Mrs. Hurst ang larawan ng kanyang anak, sabay tingin sa kalangitan para ito ay kausapin, hanggang sa makadinig na lamang siya ng pagtawa sa kanyang likuran. Paglingon niya, ay nakita niya si Heather, ang kanyang manugang. "Heather, nandyan ka pala. Akala ko ay nakalimutan mo na. Mabuti naman at nakapunta ka ngayon sa 40th na kamatayan ng iyong asawa." "Ano naman, hindi naman talaga ako nadalaw. Napadaan lang ako, may ibang bagay akong gagawin." May pagngising sambit ni Heather. Si Mrs. Hurst ay halos hindi makapagsalita sa kanyang nadinig. Dito lamang niya napansin na hindi pala nag-iisa si Heather. Isang lalaki na nakamagarang suit ang nakasunod sa kanya at nakuha pa nilang magbulungan. Matapos ang bulungan ay tila nagtawanan na si Heather at ang kanyang kasama. "Darling, tara na." Wika ng lalaking kasama ni Heather. "Mag-iiwan lang ako ng bulaklak sa puntod ng lola ko. Anibersaryo niya ngayon eh." "Oo, sige dear." Tugon naman ni Heather, sabay lisan na sa puntod ng kanyang asawa. Si Mrs. Hurst ay nadismaya ng sobra at nagalit sa kanyang nasaksihan. Si Heather ay kapiling na ngayon ng ibang lalaki na parang mas importante pa kaysa sa kanyang yumaong asawa. "Siya yung ina, diba?" Wika ng kasama ni Heather na nadinig ni Mrs. Hurst. "Ah, oo. Isang pahirap na babae. Kaparehas lang din ang kanyang anak. Nakapagdesisyon na din naman kami. Ayoko ding magkaanak at magkapamilya sa talunan ng iyan." Nag-uusap ang dalawa na parang wala si Mrs. Hurst at isang poste lamang sa kanilang harapan. Dahil sa kanyang nadinig, ay nagawang komprontahin ni Mrs. Hurst ang kanyang manugang. Hinawakan niya ang kamay nito nang may galit. "Heather, buntis ka ba? Huwag ka gagawa ng kasalanan. Apo ko yan. Ang kaisa-isang maiiwang alaala na maiiwan ni Gregor sa akin." May pag-aalalang sambit ni Mrs. Hurst habang nakatingin ng diretso sa mata ni Heather. Agad naman ipiniglas ni Heather ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Mrs. Hurst. "Anong buntis? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nababaliw ka na, matanda. Nawawala ka na sa tamang pag-iisip." May galit na sagot ni Heather. Sinabihan pa nito si Mrs. Hurst ng tanga at estupido bilang pang-iinsulto. "Sa tingin nyo ba, ay hahayaan akong mabuntis ng talunan yung anak? Bakit ko naman nahayaan yun? Hindi lamang to dahil sa patay na siya, kundi bankrupt na rin ang kanyang kumpanya." Si Mrs. Hurst ay nagtaka naman ng todo kung paanong nabankrupt ang kumpanya ng kanyang anak, gayong maayos naman ito nung siya'y nabubuhay pa. Para makaiwas sa mas malalim pang usapan, ay agad nang lumisan si Heather kasama ang bago niyang karelasyon, habang si Mrs. Hurst ay bumalik na lamang sa puntod ng kanyang anak.
halos mapaluhod ito sa harapan ng puntod at nagsalita. Totoo ba talaga anak? Hindi ko maintindihan. Kinakausap ni Mrs. Hurst ang kanyang anak sa langit at labis na nagdaramdam. Si Mrs. Hurst ay nanatili doon ng mahabang oras at halos na blanko na ang kanyang pag-iisip. Hindi niya pa rin kinaya ang ginawa ni Heather kanina sa mismong kanyang harapan na parang hindi nito kilala pa ang ina ng yumaon niyang asawa. Kasabay ng huni ng mga ibon sa paligid ay ang ingay naman ng kanyang pagluha. Ginawa ni Gregor ang lahat pero wala ni isa man ang nakaalala sa kanya bukod sa kanyang ina. Hindi na napansin ni Mrs. Hurst kung gaano na siya katagal doon nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay si Fred, ang matalik na kaibigan ni Gregor. May isa pa rin palang hindi nakakalimot sa kanyang anak. Agad sinagot ni Mrs. Hurst ang tawag. Fred? Opo, ako nga po. Nasa simenteryo po ba kayo ngayon? Tanong ni Fred. Oo, iho. Nandito ako ngayon. Pwede po bang hintayin niyo ako dyan? Kakatapos lang po ng trabaho ko. Magkape po tayo. At magkasama po nating alalahanin si Gregor. Sumang-ayon din naman agad si Mrs. Hurst at makalipas ang isang oras ay nakapwesto na nga sila sa isang maliit na cafe. Halos hindi malunok ni Mrs. Hurst ang kanyang pagkain sa tuwing naaalala ang ginawa ni Heather kanina. Nang maikwento niya naman ito kay Fred ay halos hindi rin ito makapaniwala. Ba't naman siya ganun magsalita? At saka anong anak ang pinagsasabi niya? Hanggat sa masali na rin sa usapan ang bigla ang pagbagsak ng negosyo ni Gregor sa hindi malamang kadahilanan. Totoo na may ilang problema si Gregor sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Ang mga suppliers ay nagbigay sa kanila ng inferior materials hanggang sa magkaroon ng seryosong defect sa kalagitnaan ng construction at doon nagsimula ang investigasyon at dito na po bumagsak ang mental at kalakasan ng inyong anak. Ayon kay Fred ay may kakayanan naman ang ama ni Heather para makatulong pero ito'y tumanggi dahil inaasikaso na nila umano ang divorce papers ni Gregor at ng kanilang anak. Tatlong buwan na rin niloloko ni Heather ang kanyang asawa para sa isang mas bata at mas mayamang lalaki. Ang kawawa kong anak, bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat ng ito? Umiiwas na rin po siyang malaman ng iba. Eh yung bata, may nabanggit si Heather na may kinalaman sa bata. Dito na napagtanto ni Fred ang isang bagay na dapat niyang sabihin. Matagal na pong nais magkaanak ni Gregor pero labis itong inaayawan ni Heather. Ayaw niya umanong masira ang kanyang iniingatang hubog ng katawan hanggang sa isang araw nang ang relasyon nila ay tuluyan ng masira. Ay nakagawa ang dalawa ng isang desisyon na kung hindi gusto ni Heather ang magbuntis ay gagamit na lang sila ng serbisyo mula sa isang surrogate mother at si Gregor po ang gumastos ng lahat kung saan isang dalagang babae ang kanyang nabayaran para dalhin ang kanilang magiging anak. Noong una ay naging maayos lang ang lahat hanggang sa magsimula sa firm ang problema. Naging masama ang dating ng finances. Dagdag pa ang panloloko ni Heather sa kanya. Pero ang lahat ay binaliwala lamang ni Gregor dahil wala itong ibang nasa isip ng mga sandaling yun kundi ang magkaanak. Agad na tanong ni Mrs. Hurst kung kamusta na ang babaeng tinutukoy ni Fred. Sumagot na lamang siya na malamang buntis pa rin ito magpasa hanggang ngayon. Depende na lang kung... Depende kung ano. Kung si Heather mismo ang magdedemand sa babae na ipalaglag na lang ang sanggol na iyon kailanman niya gustuhin. May karapatan siyang gawin yon base sa kanilang pinirmahang kontrata. Inakala ko nga na nagawa na niya yon. Kaya't hindi na ako nakialam pa at ako'y nanahimik na lamang. Iyan po ang dahilan kaya ngayon ko lang po ito sa inyo nasabi. Nasa isip ko noon, nalabas ako sa problema ni Gregor at Heather. Nang malamang may pag-asa pa siyang makasama ang kanyang apo, ay agad inalaman ni Mrs. Hurst kung saan niya maaaring mapuntahan ang babae. Humingi ito ng tulong kay Fred hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat. Sinabi naman ni Fred na hindi niya masyadong kilala ang babaeng iyon. Nakikita niya lamang ito minsan. Sa tuwing ipinagmamaneho siya ni Gregor papunta sa klinik, ang tanging alam lang na detalye ni Fred ay nagmula ang babae sa isang ampunan. Ang pangalan niya ay Jennifer at meron na siyang isang anak na babae. Nangako na lamang si Fred sa ina ng kanyang kaibigan na hahanapin ito si Jennifer. Sa sumunod na araw ay nakahanap na rin ng kasagutan si Fred mula sa Family Planning Center matapos niyang maglabas ng malaking halaga ayon sa kanyang nalaman.
si Heather ay nagdemand na ang surrogate mother na magdadala sana ng kanilang anak ni Gregor ay sumailalim sa abortion makalipas ang 6 na buwan ng pagbubuntis. Dito na umano bigla ang nawala ang surrogate mother na sa pagkakaalam niya ay nagpakalayo-layo na sa lugar. Pinakansela na rin ni Heather ang kanilang kontrata. Ang mahanap si Jennifer ay tila imposible. Pero si Fred, para na rin sa kanyang kaibigan, ay sinikap itong gawin. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at lahat ng paraan para lamang siya ay mahanap sa puntong humingi na rin siya ng tulong sa kakilala niyang detective para lamang makuha na nila ang tamang address na nais nilang malaman hanggang sa kanila na rin itong matagpuan. Napag-alaman nila na si Jennifer ay nagpakalayo dahil kay Heather at nagtungo na lamang sa tinutuluyan ng kanyang kaibigan na dati niyang nakasama sa ampunan. Hindi umano nito kinaya ang nais sa kanyang ipagawa, na niminsan ay hindi sumagi sa kanyang isip. Nagpapasalamat na lamang siya na hindi na rin siya hinanap at tila binaliwala na lamang ni Heather. Si Mrs. Hurst naman ay hindi na nagsayang pa ng pagkakataon para mapuntahan si Jennifer at makausap. Doon sa isang bahay ay unang bumungad sa kanyang isang batang babae na nasa edad 5 taong gulang, nakaupo sa damuhan na may bulaklak na tila gumuguhit sa lupa gamit ang isang stick. Ang bata ang agad lumapit. "Lola, sino po ang hanap ninyo?" "Ang mami mo sana, iha." May ngiti namang tugon ng matanda. Maya-maya pa, isang matangkad at balingkinita na babae ang dumating sakay ng isang porch na hindi naman mukhang nagdadalang tao. Ang puso ni Mrs. Hurst ay biglang nanghina ng mga sandaling yon. Inisip na baka iyon si Jennifer at pinalaglag na nito ang kanyang apo. Nawala lamang ang kanyang pag-aalala nang makausap na ang babae. "Ikaw ba si Jennifer?" "Hindi." "Anong kailangan mo sa kanya?" Malinaw naman ang pinaliwanag ni Mrs. Hurst ang lahat sa babae na seryoso namang nakinig sa kanya. Dito na sinabi ng babae na si Jennifer ay umalis lamang patungong market para mamili. Nasorpresa naman si Mrs. Hurst dahil nagagawa pang mamalengke ni Jennifer sa 9 na buwan nitong pagbubuntis. Hindi na pinapasok ng babae si Mrs. Hurst sa loob ng kanyang bahay. Sa halip ay pinaupo niya muna ito sa isang bench sa kanyang bakuran para doon niya mahintay ang pagdating ni Jennifer. Habang nakaupo at naghihintay ay walang ibang umagaw sa pansin ni Mrs. Hurst kundi ang pagtatakbo at paglalaro ng bata. Ilang sandali pa ay natanaw na niya ang isang babaeng buntis. May karga pa itong bata sa isang kamay habang may bitbit namang pinamili sa kabila. Ang batang karga nito ay kasing edaran lamang ng batang babae na sumalubong sa kanya. Hindi na nag-alangan si Mrs. Hurst, agad na siyang tumayo para ito ay kausapin. "Ikaw ba si Jennifer?" "Opo, ako nga po." May pagod namang tugon ni Jennifer sabay baba na muna ng dala niyang pinamili. "Sino po kayo at ano pong kailangan nila?" "Ako nga pala si Mrs. Hurst. Ako ang ina ni Gregor." "Ano pong ginagawa niyo dito?" "Sinabi ko na po sa inyo na hindi ko po ipapalaglag tong sanggol na dinadala ko at mas lalong hindi ako makakapayag na mapunta ito sa ampunan." May emosyong pahayag ni Jennifer. "Ano bang sinasabi mo? Napakatalino mong babae para hindi sangayunan ng nais ni Heather." Tugon ni Mrs. Hurst na waring kinakabahan habang pinipigil ang kanyang pagluha. Sinabi ni Mrs. Hurst na sadyang pinahanap niya si Heather para makausap. Nang tanungin ni Jennifer kung bakit, ay sinabi ng matanda na nais niyang makatulong para mas maging maayos ang paglaki ng kanyang magiging apo. Hindi din naman naisip ni Jennifer kahit minsan na ipaalaga sa iba ang kanyang magiging baby. Nang madinig ito ni Mrs. Hurst ay napayakap ito kay Jennifer. Magkasabay silang napaluha ng mga sandaling yon at nagkayayaan ng pumasok sa bahay. Kahit na medyo may kasungitan ng kaibigan ni Jennifer, doon sa loob ay mas lalo pa silang nakapag-usap. "Pwede ko po ba kayong mapagkatiwalaan?" "Oo naman." "Wala din akong pagpipilian. Ako at si Pamela ay sabay lumaki sa ampunan. Siya ang nag-iisang tumanggap sa akin para patirahin dito. Pero kinakailangan kong gawin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos at magpakalila." Nang banggitin ni Jennifer ang buo niyang istorya, ay sinabi niyang matapos ang buhay niya sa ampunan, ay dito na siya natuto ng pagluluto hanggang sa makapagtrabaho siya sa isang maliit na bakery. Doon niya umano nakilala ang isang binata na kanyang naibigan. Isang lalaki na iniwan din siya matapos siyang buntisin. Ipinanganak ni Jennifer ang kanyang babaeng anak sa isang dorm room.
na inilaan sa kanya ng estate bilang isang orphan. Ang kwarto ay libre, pero dugyot kung titingnan. Ang bawat sulok ay napupunan ng molde at ang kisame ay madaming tulo sa tuwing umuulan. Kaya naman, madalas na magkasakit ang kanyang anak at ang doktor na rin mismo ang nagsabi sa kanya na magbago na sila ng matitirhan dahil maaaring mauwi ang kanyang anak sa malalang kondisyon kung sakali. Naging mahirap kay Jennifer ang mga sandaling iyon dahil wala naman siyang naitatagong pera para makalipat agad-agad. Dito na nabasa ni Jennifer ang advertisement of surrogacy. Naisip niya na iyon na lamang dahilan para makaangat at makabawi kaysa naman wala siyang gawin at malagay sa alanganin ng kanyang anak. Ang klinik ay agad nagsagawa ng kontrata para kay Jennifer at dito na niya nakilala si Heather at Gregor. Sila mismong dalawa ang naglaan ng maayos na tirahan para kay Jennifer at sa anak nitong si Lisa. Inakala ni Jennifer na maaayos na ang lahat at masosolusyonan na niya ang kanyang problema. Huli na nang mapagtanto niya kung anong klaseng patibong ang kanyang napasukan. Sa bawat araw na nagdaraan ay mas lalong napapalapit ang puso niya sa sanggol na kanyang dinadala. Alam man niya noon na wala siyang karapatan sa bata ay anak niya pa rin ito kung tutuusin. Isang araw ay nagawa niyang ipagtapat kay Gregor ang kanyang nararamdaman na siyang palagi niyang nakausap. Medyo naging malayo na rin kasi si Heather kay Gregor ng mga panahong iyon at nasabi ni Gregor na siya at ang kanyang asawa ay nagsasaayos na ng kanilang legal na paghihiwalay. Nangako na lamang ito kay Jennifer na hindi niya hayaang malayo dito ang kanyang anak. Si Jennifer naman ay napangiti sa saya ng mga oras na iyon. Gayunpaman, si Gregor ay namatay ng biglaan nang mangyari umanong iyon dahil sa ayaw naman ni Heather na magpatuloy sa pagbabayad para sa isang baby na ayaw naman niya, ay naisip niyang dalhin agad si Jennifer papuntang klinik. Doon, narinig ni Jennifer ang masama nitong binabalak. Si Jennifer ay natakot at hindi iyon hinayaang mangyari. Itong dahilan kaya nagpakalayo-layo si Jennifer kasama ang kanyang anak at naghanap ng panibagong matutuluyan. Natatakot na bumalik sa dormitoryo o apartment dahil alam niyang mabilis siya doong matatagpuan ni Heather hanggang sa makita niya si Pamela sa oras ng kanyang labis na pangangailangan. Hindi man sila naging matalik na magkaibigan ay kanya naman itong kababata. Nagawa namang tumulong ni Pamela pero hindi sa libreng paraan. Kinakailangan umano na magsilbi ni Jennifer sa kanya sa ilang gawaing bahay bilang kapalit ng maayos na tirahan para sa kanya at kanyang anak. Nais ni Pamela na mamuhay na parang reyna. Malinaw ang kaisipan ni Jennifer na sa oras ng kanyang panganak ay tiyak na papalayasin din siya ni Pamela na maaaring mauwi kay Jennifer at dalawa niyang anak na manirahan sa kalsada. Dito na inaya ni Mrs. Hurst si Jennifer na sumama na lamang sa kanya. Sumama na kayo sa aking mag-ina. May sarili akong bahay at hardin. Tiyak na magiging masaya doon ang mga bata. At saka huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman iba sa akin, di ba? Apo ko ang dinadala mo. Kaya magkapamilya tayo. Maging si Lisa ang iyong anak ay magiging apo ko na rin. Matapos yon, nang makalisa na si Jennifer sa bahay ni Pamela at magpasalamat, ay napatira na ito kasama ni Mrs. Hurst at simula noon ay naging masaya na sila bilang isang pamilya.